Hello mga kasaka. Kumusta po kayo lahat at saka welcome to my vlog again. Mga kasaka, nandito pala tayo ngayon sa Palayan kasi ito yung pangunahin naming pananim dito sa amin kasi irrigated yung lupa namin. So, yung pag-usapan natin ngayon about sa rice. Yung rice kasi sa scientific name, Rice sativa, kasi may mga ano tayo, may mga tips tayo paano alagaan, ano yung mga control kasi kadalasan yung rice may nakausap akong ano, yung farmers dami daw yung rats, yung rodent sa Palayan niya, ang hirap niya kontrolin. Actually yung ano guys, yung rats, rodent, nabibilang lang yun sa mga small four legs running animals. Yun, nabibilang sa doon, kabilang na yung rats. Tapos yung rats, isa to sa mapamuksa sa ano natin, sa Palayan. Kasi ito yung tinuturing sa mga farmers na piste kasi sila yung pinuputol nila yung puno at saka yung bunga, kinakain nila. Yung ganito nga stage, kasi ito, yung ganito, yung sa likuran ko, ito yung flowering stage. Nag-umpisa na silang ano, pinuputol na nila yung puno kasi may milk na kato, nagmi-milking na hanggang milking stage, kinakain nila hanggang sa yung maturis yun na kinakain nila. So kung mapabayaan mo lang yung rat sa rice field mo, ang mangyayari, malaki yung losses, nasa 20-30% yung depende sa dami ng daga sa ano mo, sa rice field mo. Kaya yung kadalasan dito mga farmers, sabi nila paano daw ko kontrolin kasi yung iba nagpo-poison, pinopoison nila yung rats, wala pa rin mangyayari. So may mga tips ako mga kasaka, paano yun kukontrolin yung ano, yung rats para hindi dadami. Yung una kong tip, yung number one, yung blanketing. Alam niyo yung blanketing, ano yun? Yung halimbawa makakita ka ng yung butas ng daga, yung butas ng, halimbawa makakita ka ng butas ng daga, tapos mula doon magbilang ka 50 meters sa left at saka 50 meters sa right, tapos paikutan mo yun. Yun ang lilinisin mo sa puputulon mo yung damo kasi within that perimeter nandyan sila lahat nakatira kasi para din isang kolone pero iba-iba lang yung butas nila, yung tahanan nila. So ganyan ang pag-control, yung ang control number one through blanketing. Tapos yung another naman, yung poisoning. Kadalasan ito yung ginagawa ng mga farmers pero ang problema, hindi talaga sila nawawala, hindi na po-poison kasi yung daga, very smart, alam nila yung nilalason sila. So ganyan lang yun, halimbawa maglagay ka ng poison, kadalasan mga farmers ginagawa nila, maglagay ng poison tapos isa lang yung malalason. Bakit? Kasi yung daga, kahit sa dami nila, isa lang talaga yung kakain, yung pinaka-mature nila. Tapos kasi gabi sila umatake sa Palayan, gabi sila kumakain, sa araw nagtatago sila sa mga butas-butas, sa mga damuhan. So isa lang yung kakain, tapos pinag-obserbihan nila yung kasama nila kung anong mangyayari, hindi man nalalason. Kung nalalason yung isa, nakakain, hindi nakakain lahat. So ang mangyari, nandiyan pa rin sila, present pa rin sila kasi hindi sila nalalason. So ang gagawin natin, first day, first night, maglagay tayo ng halimbawa isang taka lang nga ano, yung ano natin, pain, kasi kasagaran yung pain, yung palay din yun, nilagyan ng ano, yung poison. Pero sa in this time hindi tayo maglagay ng poison, halimbawa isang taka lang, tapos lalabas na yung mga daga, isa na lagay yung kakain nila. Ganyan sila ka smart isa lang yung kakain, tapos mag-observe sila kung walang mangyayari. So kung walang mangyayari, next day kakain na naman sila. So hindi natin muna lagyan ng poison, hayaan natin sila hanggang kailan maubos. So another day na naman, magiging dalawa na, tapos magiging tatlo. Dagdag lang tayo ng dagdag ng ano, yung pagkain nila, yung pain. Tapos sa katagalan, kung hindi na talaga nila maubos, halimbawa makaabot na ng limang takal, tapos hindi na nila maubos, ibig sabihin, ganun karami ang consumption nila. So at that time, pwede na tayong maglagay ng lason. So, pag nagagay tayo ng lason, kakain ang lahat. Kasi sa primero, hindi naman kakain. Ganyan yung ano, yung food poisoning para epektibo, kasi kung lagyan mo agad ng lason, hindi yun, walang bisa yun, hindi yun nila kinakain. Yun ang ano, yun ang strategy. Tapos pangatlo, yung ano, yung kailangan clearing yung area mo, weeding. Kasi yung daga guys, sa gabi lang yun lumalabas, tapos sa umaga nagtatago. So kung maraming ano, yung weeds, kung maraming damo sa paligid ng iyong Palayan, so mayroon silang mapagtaguan, so mahilap silang kontrolin. So yung pinaka-base,
na ano, yung gagawin natin, dapat yung clearing lang talaga, yung naglilinis tayo sa ating palayan. Tapos, ano din yun, may mga advantage tayo makukuha kung malinis yung paligid ng palayan natin. Kasi kung halimbawa nag-spray tayo, yung para sa mga insecticide, yung mga kulisap, tapos hindi yun nawala, bakit? Dilipat dun sila sa mga damo sa gilid-gilid ng rice, at yung sa palayan, tapos pag wala na epekto yung insecticide yung ginamit natin, so babalik na naman sila uli. So wala do, dapat ang importante talaga, malinis yung ano natin, yung hygiene yung sa palayan natin. O yun guys, yun lang muna. Yan lang muna ngayon. Sana may na-share ako na sa inyo ng kaunti tungkol sa paano i-control yung daga. Saglit lang ito. Tapos guys, thank you agad. Yun lang muna guys. Sana may na-share ako sa inyo ng kaunti paano i-control yung daga. Tapos sana abangan yung mga next vlog ko. Hopefully mag-subscribe kayo kasi para tuloy-tuloy na, kasi kailangan natin ng target na yung 1,000, kasi bago pa naman kasi ako, mga 1 week pa lang mahigit. So ganyan lang, kasi marami pa naman akong yung mga tips yung sa mga farm, yung mga sakahan, paano yung tayo alagaan, yung mga strategya natin, yung mga i-share ko sa inyo, yung mga nalalaman ko about sa sakahan natin, mga kasaka. O so yun lamang, magpaalam na ako sa inyo. Thank you uli sa panonood nyo. Salamat.